Magandang umaga po sa lahat. Isa po sa mga pananim ngayon na laging mataas ang presyo at tila hindi na yata bababa ay itong kamoting baging. Nung ako'y bata, ito yung karaniwang itinatanim dito sa lugar namin. Dahil sa bukod sa hindi magastos, ay madali pang alagaan. At pagkaraan lamang ng 3 buwan, ay maaari nang umani. Kaya narito po tayo sa isang lugar dito na ang tanim ay kamote at manghihingi tayo ng langgot. So ang kamote pong ito ay nasa saktong edad na para kunin ang laman. Kaya bago araruhin at anihin ay kinukuha namin ang langgot. Ito. Nakahingi kami ng talbos para itanim. So ganito lamang po ang pagkuha ng langgot. Haba niya mula sa usbong ay 1 pie. Ano ba mainam? 1 pie lang o mas mahaba sa 1 pie? Kahit ganyan na yan. Para malaki yung nakabaon. Mahaba yung nakabaon sa ka. Ayun. Okay, yun daw po. Mas mainam daw po ay mas medyo mahaba ng konti. Yung kumukuha kasi ganito yung sistema nito. Para mas mahaba yung sanga na nakabaon, mas maraming ilalabas na laman. Ilalihin ang katwiran. Okay, ito po yung aanihin na. Ayan, medyo magulang na, marami ng bulaklak. Ayan, at marami ng madilaw na dahon. Yan po yung palatandaan na siya ay anihin na. Sigurado ito nasa 3 months o humigit man ay bahagya lang. Kailangan na pong kunin ang laman, kung hindi baka kainin pa ng ulalo o yung uod na malalaki na kumakain sa laman ng kamote. Ito, dito sa banda na to, ito naman yung medyo batang kamote. Yan. Green na green pa siya, madalang pa yung kanyang bulaklak. Ito, medyo malung din to. At ito po ay naitanim sa panahon na hindi gaanong nag-uulan. Maganda yung pinagtamnan, buhagagan lupa. Yun po ang gustong-gusto ng kamote. At palagay ko ito napakaraming ilalaman. So baka next month anihin na ito. Ganda oh. So hanap po tayo ng isang puno. Subukan natin kung gaano kalaki yung kanyang laman. Oh, ito, ito. Ito yung isang may nakausli na nakausli yung kanyang laman. Medyo huhukayin po natin. Ayun, malabo. Madali naman palang hukayin. Ito, ganito po kalaki yung kanyang laman. Ayan. Isa lang ito, pero posibleng may laman pa sa gawi rito. Ito, ito. Ito, ito. Meron katabi. Katabi niya, meron pong isa rito. Lalim. Ayun. Oh. Ayan po yung kanyang dalawang laman. Posible pa rin mayroon sa gawi rito. So ito pong kamote, minsan pag maganda ang binhe ay naglalaman ng hanggang 5 piraso. So ito siguro nasa mga 1 kilo na. Ayan. So pag magaganda talagang humihigit sa 2. So isipin natin kung makapagbebenta tayo ng sa 1 puno ay let's say 1 hanggang 2 kilo, gaano karami ang pagbibilan kung makapagtatanim tayo ng 1 hektaryang kamote. Ako, ang dami naman. So ang computation po rito kaysa sa palay ay 3x times 3 po ang
inaani sa kamote. Kung ang palay ay umaani ng 100 kaban o 100 sako, kapag kamote ang itanin natin ay nasa 300 sako o mahigit pa. At sa presyuhan po, alam naman natin ang palay ay mababa ngayon. So ganun din po ang presyo. Ang presyo ng kamote ngayon, kung sa farm gate, ay siguro nasa mga 20 to 25. O let's say sabihin nating 15. Abe, maganda na po yun kasi mas marami siyang aanihin kaysa sa palay. Pero ito po ay mabili, lalo dito sa aming lugar. Madaling ilako at mabili talaga. So ngayon, pagbibili ka sa palengke, nasa 50. Kaya napakalaki ng pagbibilan sa isang sakong kamote. Dito po sa lugar namin, nung dati ay marami ang nagtatanim ng kamote. Kasi ito po yung magandang pang-almusal at pangkaraniwang pang-salit din. Kung halimbawa kulang tayo sa bigas, pwede tayong maglaga ng kamote para sa ating pagkain. Pero nung paglipas po ng panahon, nahilig ang mga tao sa pagtatanim ng gulay. Yung mga katulad ng talong, ang palaya, sili, yan. Hanggang sa dumagsa na po ng dumagsa, dumami ng dumami ang nagtatanim. Kaya kung minsan, at nararanasan naman ngayon na nag-oversupply. So sa nakikita ko po, pwedeng magbalik kami sa kamote. Dahil bukod sa ito ay hindi magastos, talagang matatag ang presyo sa ngayon. So ilang taon na hindi naman bumabagsak ang presyo nito. Ito po yung isa, yan. Natisod nung kumukuha ng langgot, ayan. Ako, laki ito, may 1 kilo. Okay, hanggang sa susunod na video po, ang kamoting ito ay i-update namin para malaman natin kung gaano ba ang aanihin sa aming itatanim. So ito po, itinanim na namin yung kinuha naming langgot kanina o yung talbos ng kamote. Meron kami ritong single row at dito naman ay double row para malaman namin kung ano ba ang mas mainam. Yung bang malapad yung kama na 2 tudling ang nakatanim o itong nagsosolo. So itong plastic na ginamit namin ay mga lumang plastic na pinaggamitan sa ibang gulay. Kaya may butas-butas siya. Ito, ganito po ang ginagawa namin pag
nagbaklas kami ng plastic sa ibang pananim, sinisinop namin para pakinabangan uli. At ito po, ayos na ayos kapag tag-araw. Dahil hindi naman masyadong tumutubo ang damo. At isa pa, luma siya kahit butas-butas, okay lang pag tag-araw para malamig yung loob ng plastic. So ang kainaman po nito, hindi ito dadamuhin at mapananatiling yung moisture dito sa ilalim ng plastic. Kaya maaaring hindi na kami mag-irrigate nitong kamote. So hanggang dito na lamang po muli, at ito po ang inyong tatadyanin. Para sa susunod na video ay i-update po namin dito.